Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord, ano bang atin dyan? Ika nga ng mga taga Batangas, oras na para magbarik kita ay. Sa araw na to, taong 1891, pinanganak sa Tanawan, Batangas si Jose P. Laurel, ang ikatlong pangulo ng Pilipinas na sa loob ng 2 taon na sa ilalim ng mga Hapon. Ang letter P ay hindi po niya middle initial, kundi kanyang pangalawang pangalan. Pasyano bilang pagbibigay pugay ng kanyang mga magulang sa katipunerong kuya ni Rizal. Naging kongresista, senador, interior secretary at chief justice. Siya lang po ang natatanging presidente natin na nakapagsilbi sa 3 sangay ng gobyerno. Lagi tinatawag na puppet at collaborator. Pero pagtatanggol ng ilang historiador, napakahirap ng kanyang sitwasyon at sinubukan ng pamumuno ni Laurel na pag-aanin kahit papaano ang kalagayan ng mga Pilipino ng Japanese occupation. Gaya na tumangging payagan ang mga Pinoy na sumali sa Japanese forces laban sa Amerika. Ikinulong si Laurel sa utos ni General Douglas MacArthur sa Sugamo Prison sa Japan noong December 1945 at matapos ang halos 1 taon, pinabalik siya sa Pilipinas para ikulong sa Muntinlupa. 1948, binigyan siya ng amnestia ng nooy presidente na si Manuel Rojas. 1949, natalo kay Elpidio Quirino nung sumubok pagtumakbo sa pagkapangulo. Pero mga paps, yung 1951 elections ay top-notcher naman nung tumakbong senador. Isang linyang binigkas niya dati ang hindi pagsasawa ang gamitin ng mga politiko hanggang ngayon kapag naiipit sa 2 partido. Hindi raw siya makahapon, hindi raw siya maka-Amerikano, siya raw ay maka-Pilipino. Pero mga paps, may isa pang ginawa si Laurel na matapos pa rin ang ilang dekada, may epekto pa rin sa atin hanggang ngayon. Taong 1940, abang siya ay Supreme Court Associate Justice, napakiusapan niya raw iba pang mahistrado na baliktarin ang hatol sa isang batang law graduate na naakusahang pumatay sa kaaway ng kanyang ama sa politika. Ang batang Ilocano na taga-UP ay naging celebrity dahil siya mismo ang nag-aabogado sa kanyang sarili. Nagre-review raw siya para sa bar exam sa loob ng madilim na kulungan iyan sa Lawag. Pero nakascore ng 92.3% sa 1939 bar exams. Top notcher. Sayang naman daw ang husay at talino ng bata kung makukulong lang ng 17 years. At ang pangalan ng batang abogado? Ferdinand Edralin Marcos. At yan po ang headlines noon. History ngayon, may replay na tadhana dahil bilog ang balita. Babarik tayo mamaya, Pops Day. Maraming salamat, Pops Lord!